ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naging maayos ngunit matumal ang bilang ng mga senador at party list na naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC sa unang araw pa lamang ng filing period. Nasa 17 ang nagpasa ng kanilang COC sa pagkasenador kabilang na ang mga re-electionist habang nasa 15 party list groups naman ang nagpasa ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, walang naitalang kaguluhan sa unang araw ng COC filing batay sa kanilang nationwide monitoring. Magtatagal ang filing period hanggang sa Martes sa susunod na linggo. Samantala, itinanggi ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na siya'y tatakbo bilang senador para sa 2025 midterm elections. Yan ang ating kumpirmahin mula kay Danisa Lopez. Mismo kay Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo na ngayon Pampanga 2nd District Representative na, nanggaling na hindi siya tatakbo muli sa Senado. Ang kumpirmasyon na ito ay mula sa kanyang official Facebook post kung saan malinaw na nakasaad doon na wala itong planong tumakbo bilang senador. Anya mananatili na lamang ito sa kanyang posisyon bilang kongresista kung saan inanunsyo niya noong nakaraang buwan ang kanyang kandidatura para sa ikalawang termino. Paliwanag niya, mas nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa probinsya ng Pampanga, gayon din ang pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan. Matatandaan na nagsilbi bilang senador si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 1992 hanggang 1995 at naluklok bilang Pangulo sa taong 2001. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibayong dagat, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, Israel, ang mga Pilipino na nasa Israel na manatiling alerto sa sakuna matapos ang pag-atake ng Iran. Ito ay kaugnay ng pagpapaulan ng Iran ng higit 200 ballistic missile sa Israel kasunod ng pagkitil sa buhay ng mga taga-Gaza, gayon din na ang mga pinuno ng Hezbollah at Hamas. Dahil dito, nagbabala ang embahada na sumunod sa alituntunin ng Home Front Command at manatili sa kanilang mga tahanan sa sandaling makarinig o makatanggap ang mga Pinoy sa Israel ng mga abiso sa kanilang mga telepono. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Iran nagpaula ng missiles sa Israel, mga Pinoy inalarma. Bilang ng mga naghain ng COC matumal sa unang araw ng filing period. PBBM at VP Sara, bumaba ang trust at approval rating. PNP, sinabing dapat ilipat na si Kibuloy sa BJMP. ECG nagsagawa ng rescue operation sa Ilocos Norte, bunsod ng matinding pagbaha. Whirlpool champion Carlo Biado dinomina ang Nine Ball Open sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matagumpay na isinagawa ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Makati bilang suporta sa mga lokal na magsasaka. Nagkakahalagang 29 na piso lamang ang presyo ng bigas kada kilo para sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizen PWD at solo parent na cardholder at 45 piso naman para sa mga walang ID. Nakatakda naman ang susunod na basar sa buwan ng Nobyembre, 29 nitong taon.
Kasabay ng paghahain ng KONA ng Partidong Bayan Muna nitong Martes, ay nagsagawa ito ng kilos protesta sa labas ng Manila Hotel bilang suporta sa kanilang nominee representatives at pagpapahayag ng kanilang mga saloobin ukol sa gobyerno. Narito ang ulat. Naghain na ng kandidatura ang Partidong Bayan Muna nitong Martes para sa unang araw ng filing ng Certificate of Nomination and Acceptance o KONA para sa 2025 midterm elections sa Mayo. Ito ay dahil sa hangaring muling maibalik ang kanilang partido sa Kongreso. Ang paghahain ng KONA ay pinangunahan ni na former Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares, former House Deputy Minority Leader Carlos Zarate, at former Representative Ferdinand Gaite. Sa isinagawang maikling programa kung saan ito ay isa sa mga itinuring nilang paraan ng pagsuporta sa mga advokasya at layunin ng partido, kanilang isinisigaway ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at ang serbisyong para sa tao ay huwag umanong gawing negosyo. Sa kabilang banda, binigyang diin din nila sa kanilang panawagan at saloobin sa gobyerno ang mga isyong nauugnay kay Vice President Sara Duterte kung saan inirepresenta nila ito sa pamamagitan ng pagsakdal sa rehas ng mga gumanap bilang bise. Dagdag pa rito ay pinahayag din ni Zarate ang isa sa pinakamahalagang isinusulong ng partido. Ay ang paglaban sa korupsyon. Dahil ang korupsyon ay isa sa mga ugat ng tuloy-tuloy na paghihirap ng ating mamamayan. Tuloy-tuloy na nasalusak ang ating bayan. Samantala, ilang sandali lamang ay inawat at pinalipat ang grupo sa kabilang bahagi ng labas ng Manila Hotel upang hindi umano makaabala sa mga kandidato. Bunsod nito ay nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng ilang miyembro at napuwersa ng kapulisan na nagpapatrolya sa lugar dahil giit ng isang supporter na nagkakaroon umano ng ibang trato pagdating sa kanila. Tugon naman ang kinauukulan, sumusunod lamang sila sa utos ng mga nakatataas. Sa pagtatapos, naging payapa naman ang girian sa dalawang panig at sumunod na lamang ang grupo sa naturang protokol. Naging maayos at payapa rin ang naging sitwasyon para sa unang araw ng filing kung saan nakaantabay ang puwersa ng kapulisan, militar at ng ambulansya. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Coast Guard District Northwestern Luzon sa pagsasagawa ng isang rescue operation sa Barangay Kabaruan, Bakara, Ilocos Norte sa gitna ng naganap na pagbaha. Tinatayang nasa 30 residente ang ligtas na dinala sa Bakara Evacuation Center para sa karagdagang suporta mula sa lokal na pamahalaan. Nagsagawa rin ng force evacuation ng Coast Guard Response Team sa gitna ng pagbaha sa isang barangay sa La Paz, Lawag City, Ilocos Norte. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Iran nagpaula ng missiles sa Israel, mga Pinoy inalarma. Bilang ng mga naghain ng COC, matumal sa unang araw ng filing period. PBBM at VP Sara, bumaba ang trust at approval rating. PNP, sinabing dapat ilipat na si Kibuloy sa BJMP. PCG, nagsagawa ng rescue operation sa Ilocos Norte, bunsod na matinding pagbaha. Whirlpool champion Carlo Biado, dinomina ang 9-ball open sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Pinangunahan ng Philippine Coast Guard o PCG kamakailan ang pagtatapos ng 25th National Maritime Week na kasabay ng pagdiriwang ng 29th National Seafarers Day sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila. Ayon sa PCG, ang tema ngayong taon na IMO Navigating the Future Safety First kasama ng Marinong Filipino Ligtas na Paglalayag ay sumasalamin sa patuloy na misyon ng organisasyon sa pangangalaga hindi lamang sa kapakanan ng mga Pilipinong marino, kundi pati na rin ang hinaharap ng global maritime navigation. Samantala, dapat na rin umanong ilipat si Pastor Apollo Quibuloy at ang mga kapwa akusado nito sa BJMP. Ito ay ayon sa Philippine National Police. Sa kasalukuyan kasi, sila ay nasa kustudiya pa rin ng pulisya sa Camp Crame. Ang dahilan, alamin kay Francis Riodique. Tutol ang Philippine National Police na manatili sa kanilang kustudiya sina Apollo Quibuloy at mga kapwa akusado nito. Sa kasalukuyan kasi ay nakaditine sila sa custodial center sa Camp Crame. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dapat na silang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Aniya anuman ang kalagayan o estado ng mga naaresto ay nararapat na ikulong sa BJMP. Inihalimbawa nito ang sitwasyon ni Dismissed Mayor Alice Guo na ngayon ay nakapiit sa Pasig City Jail Female Dormitory. Samantala, sinabi ni Fajardo na naipasa na ng PNP sa Pasig RTC ang medical evaluation na isinagawa kay Quibuloy. Ito umano ang magiging basihan kung dapat bang manatili o ilipat na ng kustudiya si Quibuloy. Bukas naman umano ang pulisya sa magiging desisyon ng korte. Si Quibuloy ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Parehong bumaba ang trust at approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa latest survey ng Pulse Asia, kapwa bumaba ang trust at approval rating ng Pangulo na parehong nakapagtala ng 50%, kung saan mula sa 52 noong Hunyo, bumaba ng 2 ang trust rating nito, habang 3 naman ang ibinaba sa approval. Samantala, 10 percentage points naman ang nabawas sa trust rating ni VP Sara mula sa 71 na naging 61 na lamang, at 9 na percentage points naman ang nabawa sa approval rating ng Vice na mula sa 69 ay naging 60 na lamang. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Iran nagpaula ng missiles sa Israel, mga Pinoy inalarma. Bilang ng mga naghain ng COC, matumal sa unang araw ng filing period. PBBM at VP Sara, bumaba ang trust at approval rating. PNP, sinabing dapat ilipat na si Quibuloy sa BJMP. PCG nagsagawa ng rescue operation sa Ilocos Norte, bunsod ng matinding pagbaha. Whirlpool champion Carlo Biado, dinomina ang 9-ball open sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.